Good day mga kaibon. Kung bago ka pala sa channel natin, please subscribe and click the notification bell para ma-update kayo sa mga bagong video natin. So, ngayong araw ay gagawa tayo ng DIY syringe, yung ginagamit natin sa panghandfeed ng mga ibon natin. So, marami kasing nagko-comment eh. Matagal-tagal ko ng utang eh, na maraming nagpapaturo kung paano gagawin yung yung ginagamit kong panghandfeed na syringe. So ito applicable to sa lahat ng mga ibon, sa lahat ng mga hinahandfeed na ibon na gusto nyong gamitan. Yung dab kasi medyo komplikado, mahirap i-handfeed yun. So ito yung ginagamit natin. So ang kailangan natin ay gunting, saka mercury. Ay, galing sa mercury yung kailangan natin. So, ito. Yan. So, ano to? 10. 10 ml. 10 ml yan. So, ang halaga nito ay 12 pesos 10 ml. Ito is 20 ml. Ang halaga nito ay 20 pesos. So 20 at saka ito ay 12. So yun, kailangan natin. Tapos ito. Yun. Ang pangalan nito ay stomach tube. Ginagamit ito sa mga sa mga hindi nakakakain na hindi na nakakalunok. So yung liquid na yung pagkain, nakatubo na, ganon. So ito yung ginagamit. So ang size nito kung bibili kayo ng ganito ay FR10x125. Ito yung dapat. So, yan yung bibili nyo. Yan. FR10x125. Tapos, ito yung pangalan. So, yan. Ito, maliit to. Ito yung pinakamaliit. Para sa mga inakay na bagong kuha pa lang, maliit, mga 5 days, ganon. So, maliliit pa. Ito yung gamitin nyo. So, ito, hindi ko alam magkano to, 30 pesos ata ito. Ito yung malambot lang din. Ito naman isa, medyo malaki. Dalawang klase yung ginagamit kasi, mayroong maliit para doon sa mga maliliit pang ibon. Tsaka meron yung isa, yung medyo malaki pag malaki na sila. Malaki-laki na sila. So, ito. Ito ay dextrose to, yung sa yung pag sa pasyente. Pasyente, di ba? Oh, yan. Dextrose tawag. Ay, ano ba tawag dito? Basta yung hose ng dextrose yan. Ginagamit. So, ito, nandito nakakabit yung dextrose niya. Nakaganyan yan. O, so, sinasaksak. So, isa lang namang klase to eh. So, siguro mga 30 din to. 30 pesos. Ito yung kailangan nyo. So, yun lang. Gagawa tayo ng dalawang klase. Ang gagawin natin ay yung maliit at yung medyo malaki. So ito parang malambot to, malambot to, para hindi So yan. So yung malaki, ilalagay natin dito sa 20 ml. Yung malaki din. So, meron lang akong ganito pero gagawa lang ako para may demo ko lang sa inyo yung kung paano ko ginagawa ito. So, itong sa dextrose, malambot naman to. Ito, gaganon mo lang to. Ganito lang kadali ito. Yan. Ipilit mo lang hanggang doon sa dulo. Dahil hindi naman matatanggal yan.
Kahit anong gawin mo. Ayan, kahit ikaw pa, hindi mo na matatanggal to eh. Ganyan lang kadali gawin to. You make sure mo na nakapasok talaga. So hanggang halos lumagpas na. So mula rito so hanggang dito na halos, hanggang sa loob na halos yung ano, yung naipasok natin. So matigas na to, hindi na to matatanggal ng basta-basta. Kahit kagatin pa nila to. So yan, tatansyahin mo lang kung hanggang saan. Pwede hanggang ganyan lang, oh. Yan. Yan, pwede na yan, ganito. Hanggang ganito. So. Yan. Maayos na yung pagkakagunti mo, hindi lang matulis. So, yun na. Meron ka na. Ganun lang. Ganun lang kadali gawin to. Yan, oh. Yan na yun. So, malambot naman to eh. So, paghawak mo, ikagaroon mo naman to. So, yun na yun. Matibay to, hindi na matatanggal to. Maliba na lang kung pipilitin mo talagang tanggalin. Pero kung ibon lang, hindi matanggal to. So, yan. Isa sa maliit. So, ito. So, siguro 50 pesos sa mga gastos mo dito, wala pa. Ganun lang. Eh, sa bibili ka online, magkano? Online, 200. O, eh, yung sa akin niya, halos isang taon na eh. Lagpas na isang taon eh. Yung akin eh. So, ganun katibay. Itong mga to. Alam mo, disposable, sabi nila. Hindi ito disposable. Tagal nito, tagal ng buhay nito. Basta lagi mong ginagamit. Pag na-stock, yun. Pag na-stock to, nagbabara to dito. Yun. Pero kung lagi mong ginagamit, tagal ng buhay nito. 20 ml, 10 ml. So dito sa 10 ml, ito yung pinakamaliit para sa maliit na ibon. Na bago pa lang pisan mo, 5 days old na ano pa. Kasi po 4 speed mo pa yan. Ito yun. So, meron yan ganito. Yan. So, meron yan ganyan sa dulo. So, pinakita ko naman sa inyo yung pangalan nito. Para madali yung matandaan. So, meron ganito yan. Napakadali lang din ito. Walang kahirap-hirap. Yan. Kakabit mo lang ito sa dulo. Yan. Ito. Gaganyan mo lang. Sakto to. Gusto yun, mas matibay, lagyan nyo lang ano, ng mighty band. Pero ito lang okay na. Ayan o. Ayan o. Ganda nito. Matibay na to. Maayos lang gamitin to. Lagyan nyo ng ano, mighty band kung gusto nyo. Pero ganito lang pwede na. Kasi hindi naman malaki naman to eh. Kahit matanggal to, walang problema. Pero hindi naman matatanggal pag hindi sasadyain. Ito. Hindi basta-basta matatanggal to. Kung sinadya mo yun, matatanggal siya. Tapos, putulin mo lang ulit dito. Nandiyahin mo lang. Ganyan lang. Ganyan ang kano. Ayan. Ayan o. Oh. Ayan na.
So meron ka ng dalawang ano, syringe na magagamit. Maliit. Saka ito yung medyo malaki. So yun lang guys. So sana nakatulong ako sa inyo. So kahit sa anong ibon, pwede nyo gawin to. Mga alps, mga parakits, mga kakatil, ayun, sa mga doves, o kahit ano. So, yun lang guys, sa susunod na video na naman ulit. Thank you.